isang mapagpalang araw sa ating mga subscribers at kapatid sa paggawa. Welcome sa Asenso Manggagawa Podcast Handog sa inyo ng Confederation of Filipino Workers, ang pambansang samahan ng manggagawang Pilipino. Sa podcast na ito ay tatalakayin natin ang patungkol sa online sexual exploitation of children na lumalaganap sa ating panahon ngayon. Ano nga ba ang tinatawag na online sexual exploitation of children o OSEC? Bakit ba marami ang natutukso na makilahok sa ganitong masamang gawain? Paano ito maiiwasan? At saan tayo pwede magsumbong kung sakali tayo ay nakakita o naka-encounter ng OSEC? At upang maunawaan natin lalo ang mga problemang dulot ng OSEC, ay makakasama po natin sa ating talakayan ang dating Executive Director ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT, Judge Rudiger Falsis II. Si Judge Rocky ay nagtapos ng abogasya sa Ateneo de Manila University School of Law noong 1987. Siya ay nanilbihan sa gobyerno simula noong 1988 bilang Graft Investigation Officer. Miyembro rin siya ng kauna-unahang batch ng mga resident ombudsman noong 1996 at nakakuha ng parangal bilang Outstanding Resident Ombudsman noong 1998. Naging direktor din siya ng Moleo noong taong 2000 at kalayunan naging officer in charge ng Moleo noong 2012. Sa parehong taon, siya ay naluklok bilang Regional Triad Court Judge ng Branch 16 sa Cavite City at sa loob din ng isang taon lamang ay naluklok bilang Executive Judge ng RTC Cavite City. Let's all welcome Judge Rocky Falsis. Magandang araw po, Judge Rocky. Thank you po sa pagpapaunlak sa aming paanyaya. Magandang hapon rin sa iyo, Gabs, at maraming salamat at naimbitahan mo po dito sa inyong napakagandang programa, Asenso Manggagawa. Binabati natin lahat ng inyong mga taga-subaybay sa programang ito. Kamusta po kayong lahat? Nabalitaan ko nga po, Judge, kahit na naka-quarantine tayo, busy kayo at nananalo pa nga po kayo sa contest online. Forgiving dad jokes. Baka naman po pwede kayo mag-share ng mga jokes dyan. Katuwaan lang yon kasi Father's Day. Pero para sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay, pwede kong i-share yung konting jokes natin. Anong tawag sa judge na mabagal magdesisyon? Ano po? Justice delay. Ano naman ang tawag sa judge na hindi makatarungan? Ano nga po? Justice denied. Justice denied. Okay. At ano naman tawag sa mga taong masyadong judgmental? Mm-hmm. Yung mahilig manira ng puri at mag-cyber libel. Ano po? Judgmental. Yan po si Judge Rocky. Judge na? Kwela pa. Biglang bumaba ang rating mo. Hindi mo. Okay. Hindi, masyadong seryoso kasi itong pag-uusapan natin ngayong hapong ito. Mm-hmm. Kaya maganda siguro medyo ganun lang. Yes, yung icebreaker natin para medyo ma-lighten lang yung atmosphere. Yes. So, punta na po tayo sa for the topic for today. Judge Rocky, pag-usapan po natin ng tungkol sa human trafficking. So, Judge, ano po ba ang definition ng human trafficking? Naku, Gabs, napaka-komplikado ng definition ng human trafficking. Mm-hmm. Kung babasahin mo yung batas, Republic Act 9208, ang original na batas sa human trafficking,
ay napakahaba ng definition at katulad lang ng yung graft and corruption. Kasi galing ako sa ombudsman eh, no? Opo. Mahigit dalawang dekada tayo sa ombudsman. Mm-hmm. Wala rin definition ng graft and corruption sa ating mga batas. Opo. Sinasad lang sa batas ng graft and corruption kung ano-ano yung mga gawain na tinuturing na graft and corrupt practices. Ganon din sa human trafficking. Walang definition ng human trafficking kundi nakalagay sa batas ano-ano ang mga gawain na itinuturing na human trafficking. Mm-hmm. So, totoo lang, nung bago ako magsimula sa Interagency Council Against Trafficking, opo, ang akala ko sa human trafficking ay pumanhin po sa mga tagapakinig natin ng mga kababaihan, no? Pero ang akala ko, human trafficking ay tungkol lamang doon sa pagbebenta ng panandaliang aliw na tinatawag natin. Mm-hmm. Diba? That was my general idea sa human trafficking. Mm-hmm. Pero napakalawak pala ng sakop na human trafficking. Mm-hmm. Ang human trafficking ay tinatawag nga ngayon na modern-day slavery. Mm-hmm. Makabagong pamamaraan ng pangalipin, no? Opo. Ito'y pag-yurak din sa karangalan ng isang tao. Mm-hmm. At ito'y isang krimen, no? Ang human trafficking, para maintindihan natin ng lubos, ay kailangan na isipin natin na ang paggawa, yung acts, mm-hmm, yung paraan ng pagpapagawa ng paggawa ng trafficking, yung means at mm-hmm yung layunin o purpose ng gawain. Mm-hmm. So yung tatlong yun ang mga elemento ng krimen na tinatawag na human trafficking: acts, means at purpose. Okay. Yung acts, no, sari-sari yan. Ayon doon sa batas, it involves recruitment, yung pagre-recruit, no? Mm-hmm. Transporting, paglilipat, harboring, no? Pagkukubkub, at sari-sari pa mga paggawain upang malinlang ang mga tao sa human trafficking. Mm-hmm. At ang pamamaraan o means ay pwedeng sa dahas, pananakot, force or intimidation, mm-hmm, at paglilinlang o panluloko, fraud, deception, no? Mm-hmm. At ang purpose naman ay yung layunin. Para saan? Para saan ginagawa? So, kadalasan, at about 80% ng human trafficking ay para sa sexual exploitation. Pero bukod sa sexual exploitation, may iba't ibang uri pa pala ng human trafficking. Yung forced labor, no? Yung sapilitang pagtatrabaho ng isang tao laban sa kanyang will. Okay. Kagustuhan, no? Against his will. Yes. Kasi halimbawa, pinangakuan ng isang tao, ni-recruit siya, oy, magtatrabaho ka sa isang bansa, no? Mm-hmm. Magandang sweldo. Pero pagdating niya ron, siya pala yung pagtatrabahuin, imbis na nasa aircon na opisina, ay pagtatrabahuin siya sa isang factory. Iba pala. Tapos mababa yung sweldo sa pinag-usapan, mm-hmm, at binibigyan siya ng nakakulong sila halos na hindi pinapalabas, kinonfiscate yung passport, no? Mm-hmm. At mga ganong gawain. Opo. Ngayon, involved din dyan, Gabs, maniwala ka, yung pagkuha at pagbebenta ng mga bahagi ng katawan, organ trafficking, sakop yan ng human trafficking. Wow. Yung pagbebenta ng iba't ibang organs, no? Mm-hmm. Ng katawan. At yung last but not the least, yung child trafficking para gawin soldiers o sundalo. Nire-recruit yung mga kabataan upang i-train sila, bata pa lang, i-train sila ng mga rebelde. Mm-hmm. At ito'y
lingid sa kaalaman ng karamihan, nagaganap sa Mindanao. Doon sa parting Mindanao ng ating bansa, no? Nililin lang ang mga bata, nire-recruit upang i-train sila na maging rebelde at lumaban sa pamahalaan. So ganyan kalawak ang sakop ng human trafficking. Hindi lamang sex trafficking, kundi forced labor, involuntary servitude, no? Organ trafficking, child recruitment for soldiers, mail order bride, yung isang banyaga magpapakasal sa isang Pilipina, kapalit ay pera, mail order bride, yan din ay sakop sa human trafficking. So napakalawak ng sakop na human trafficking. So Judge Rocky, sa nabanggit nyo po, napakalawak pala po talaga ng human trafficking. So ano po ba ang mga katuwang ninyong ahensya ng gobyerno para labanan at puksain ang human trafficking? Nandiyan po ba ang DOLE, DSWD? Ano po ba ang mga ahensya na ito? Meron tayong ahensya ng pamahalaan na ang mandato ay upang labanan ang human trafficking. At ito'y nabuo sa pamamagitan ng batas na Republic Act 9208. At ito ang tinatawag na Interagency Council Against Trafficking. Ito'y pinamumunuan ng Department of Justice as chair with the Department of Social Welfare and Development, DSWD, as co-chair. No? At kabilang pa rito ang mga iba't ibang relevant ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Foreign Affairs, DOLE, Department of Labor, no? NBI, Philippine National Police, Philippine Council for Women, Commission for Filipinos Overseas, POEA, no? At may mga NGO rin kasali dyan, tulad ng International Justice Mission, plus OPLE Training Center. Yung mga NGO na kasali, meron silang specific na sektor ng lipunan na tinutulungan. Halimbawa sa mga OFW and labor-related concerns ng trafficking, ang NGO na tumutulong ay yung Blast OPLE Training Center. At para naman sa yung Sexual Exploitation of Children or OSEC, ang pangunahing NGO na tumutulong dyan ay yung International Justice Mission. So Judge, ano po ba ang mga parusa o penalty sa mga human trafficking violators? Gaano po ba ito kabigat? Ang parusa ay mabigat. Kaya hindi dapat ipaliwala ito ng ating mga kababayan, no? Katulad nga na nasabi ko kanina, akala ko ang sakop lang ng trafficking ay sex trafficking. Pero dahil sa iba't ibang ori ng trafficking pala, meron sa buong mundo. Ito'y problema hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. At para malaman ng ating mga kababayan, ang human trafficking ang pangalawang industriya ng krimen, no, na pinakamalaki ang estimated tinatawag na kita or income. Alam niyo po ba na ang kinikita ng human trafficking sa buong mundo sa ngayon ay umaabot ng 150 billion US dollar. 150 billion US dollars. Ang industriya ng human trafficking sa buong mundo. Wow. Kaya ito po ang pangalawang pinakaseryosong syndicated crime sa buong mundo, ang human trafficking. Ayon sa batas, ang mga acts of trafficking, ang parusa sa kanya ay penalty of imprisonment of 20 years. Paaba, no? 20 years imprisonment. And a fine of not less than 1 million but not more than 2 million pesos.
Mm-hmm. Mabigat, ano? Opo. Ngayon, yung apps that promote trafficking naman, halimbawa, ginagamit mo yung business mo, negosyo, travel agency, pero ikaw pala ay ginagamit ng sindikato para sa human trafficking, pwede makonsidera yan na apps that promote trafficking. Opo. At ang parusa dyan ay 15 years imprisonment and fine of not more than 1 million pesos but not less than 500,000. 500,000 to 1 million pesos. So judge, maisingit ko lang. Paano po ba yung mga businessman o businesswoman na hindi nila alam na nagagamit pala yung negosyo nila sa ganitong gawain o masamang kalakarin? Paano po ba yun? Lalabas naman yan sa investigasyon ng mga pulis, no? Mm-hmm. Pero kung mapapatunayan ng mga law enforcement, yung tinatawag natin law enforcement, mga pulis, NBI, no? Na yung travel agency na alam nung travel may-ari ng travel agency na may ganun nangyayari sa kanyang business, pwede nga siya maakusahan ng acts that promote trafficking. Ngayon, kung talagang innocent siya, wala siyang kaalam-alam, edi syempre, hindi naman siya masasama sa demanda. Okay. Sige po. Ngayon, yung qualified trafficking, yun yung mabigat, yung qualified trafficking, no? Mas mabigat ang parusa sa qualified trafficking. Mm-hmm. At paano ba nagiging qualified ang isang kaso ng trafficking? Ibig sabihin ng qualified ay mas mabigat ang parusa, mm-hmm. no? Ang qualified trafficking ay ang mga sumusunod. Una, kung ang traffic person, yung biktima, is a child, bata. Qualified trafficking yan, no? Pangalawa, kung ang bata ay in-adopt, adoption for purposes of trafficking. In-adopt yung bata, gagawin naman palang prostitute o gagawin na alipin sa ibang bansa. Qualified trafficking yon. When the crime is committed by a syndicate or committed in large scale. Ngayon, paano nagiging trafficking is committed by a syndicate? Ito ang madaling tandaan, no? Ito, nakikita ba sa screen yan? Pera-pera pinag-uusapan eh. Yeah, yeah. Oo. Kaya, trafficking is committed by a syndicate if carried out by three or more. Three or more persons conspiring or confederating. Mga magkakasama sila, no? So kaya po and it is committed in large scale. And it is committed in large scale. At yung tawag na large scale, pag ang binibiktima nila ay 3 or more. Okay. So ito yung ano, paalala, yung pera-pera sign. 3 or more. Madali lang pala tandaan. Three or more, sindikato kayo. Mm-hmm. Ang biktima nyo, three or more, large scale kayo. Mm-hmm. So, okay. When the offender, yun laganap ng trafficking, ay isang ascendant, parent. So, tatay, nanay, ascendant, tiyo, tiya, lolo, lola. No? Sibling, kapatid, guardian, or a person who exercises authority over the trafficked person. Qualified trafficking yon. Magiging qualified trafficking. Mm-hmm. When the trafficked person is recruited to engage in prostitution with a member of the military or law enforcement agencies. Qualified trafficking yon. Mm-hmm. When the offender is a member of the military or law enforcement agency. Kung ang trafficker mismo ay militar o miyembro ng pulis, kapulisan o law enforcement like the NBI. Mm-hmm. And last but not the least, kung dahil sa trafficking, yung biktima, the offended party dies, namatay, becomes insane, nasira ang ulo,
suffers mutilation, ang chinakchap pa, mm-hmm, or is afflicted with HIV or AIDS. Mm-hmm. Ito yung totoo nangyayari, Gabs, no? Malungkot man, aminin, pero ang ating mga ibang kababayan na kababaihan ay nagiging biktima ng human trafficking, at dahil dito, nasisiraan na sila ng payat, no? Nagkaroon pa ng STD, sexually transmitted disease, at worse, eh, nagkaroon pa sila ng HIV or AIDS. Yun ang mabigat. Kaya ang parusa doon ay qualified, ay life imprisonment. Ang parusa sa qualified trafficking ay life imprisonment and a fine. Dalawa yun na, and a fine of not less than 2 million but not more than 5 million pesos. Grabe. Kung ganun kabigat ang parusa sa trafficking. At ito'y napakaseryosong bagay. At sana madinig ng maraming, mas marami natin mga mamamayan, lalo-lalo na ating mga OFW na nag-iibang bansa. Tapos yung mga anak nila, mga kamag-anak nila ay naiiwan. Maaaring maging biktima ng trafficking. So, kaya ito dapat paalala sa lahat ng ating mga kababayan. So ganun pala kabigat ang mga naghihintay na mga parusa para sa mga human trafficking violators. Pero Judge Rocky, sa tingin niyo po ba, ano po ba ang nagtutulak sa kanila o nagiging dahilan para pumasok sa ganitong trabaho o gawain? Malaki po ba ang nakukuha nila dito? Well, una sa lahat, Gabs, ang dahilan upang lumaganap ang trafficking ay ang kahirapan. Kahirapan sa ating lipunan, poverty, no? Maraming natutokso, nalilinlang sa pangako o promesa na magandang buhay abroad, no? Di nila alam, sila pala ay gagamitin ng sindikato sa mga hindi magagandang gawain tulad ng prostitusyon, pornografiya, o iba pang uri ng sexual na exploitation o pag-abuso. So, paano po ba yon para sa ating mga viewers? Kunyari, ako po yung binibenta. Ako na yung na-recruit, illegally recruited, at alam ko naman kung ano yung pinapasok ko. Liable pa rin po ba ako sa mata ng batas? Ang magandang katanungan yan, Gabs. Para sa kaalaman ng lahat, lahat po ng nagiging biktima ng trafficking, kahit na may consent, with or without consent, no? Kahit na alam nila na yung ginagawa nila ay masama, labag sa batas, ang trato sa kanila ng batas ay biktima at hindi akusado. So, halimbawa, desperada ng isang tao, kumagat na siya, kumapit na sa patalim. At alam naman niya, sindikato yung nag-recruit sa kanya. Alam naman niya, wala ang trabaho matino na pupuntahan sa abroad. Alam naman niya na ang kahihinatan niya, prostitusyon. Ang pwedeng akusahan at ikulong lang doon, yung mga trafficker, yung mga nag-recruit, yung mga lahat ng involved doon sa trafficking, except yung biktima. Lahat ng victims ng trafficking, kahit na meron silang consent, ay hindi inaakusahan. They are considered victims and not the accused. Biktima sila. So Judge Rocky, paano naman po ba kung ako po yung nagtatangkilik sa ganitong masamang gawain? Liable pa rin po ba ako? Ano po ba ang kaparusahan ayon sa batas sa mga nagtatangkilik sa ganitong gawain? Okay. So, since globally naman, no, sa buong mundo, about 80% or 80% ng trafficking sa mundo ay
sakop ng tinatawag na sexual exploitation, no? Di katakataka na ang karamihan na nagiging dahilan kung bakit lumalagka na pan-trafficking ay merong customer. May parokyano. Ngayon, kung ikaw yung customer, ikaw ang parokyano, at ikaw ay gumamit ng isang babae na kahit hindi mo alam na traffic pala siya, sabihin mo, sabi niya, talaga yan ang trabaho niya. Ano yun, hindi yung kinukonsidera ng batas. Yung gumamit na tao, yung parokyano, ay pwedeng itimanda use of traffic persons. At ang kaporosahan niyan ay 15 years imprisonment. 15 years? Yes. Kaya nga, ang biro ko sa aking mga lecture, paalala sa lahat ng kalalakihan. Kung ikaw ay mahilig sa 15 anyos, 15 anyos din ang babaksakan mo. Kulungan. Ay, naku. 15 anyos, 15 years. So, Judge, sa mga biktima ng human trafficking, ano naman po ba ang suporta o tulong ng gobyerno para sila ay makabangon uli? Siyempre, they need counseling, they need rehabilitation. So, paano po ba yun? Yes. Nice kong ipaalam sa ating mga kababayan na ang Pilipinas tayo. Oo, totoo na may nakikita tayong trafficking sa ating lipunan, sa ating kapaligiran. Pero ang Pilipinas ang kaisa-isahang bansa sa Southeast Asia, no, na nabilang nasama sa tinatawag na Tier 1. Tier 1, ito yung pinakamataas na antas na binibigay ng United States Department of State. Department of State ng Estados Unidos ay nagbibigay ng ranking sa iba't ibang mundo, ay iba't ibang bansa sa mundo ukol sa kanilang paglaban sa trafficking. Tayo ay nasa Tier 1. Nasa top tayo, no? Na ang anong ibig sabihin? Hindi naman ibig sabihin na nasa Tier 1 ka. Ay walang trafficking na gaganap sa inyo, sa iyong bansa. Bagkus, ang ibig sabihin lamang ay ang Pilipinas ay kinilala ng Estados Unidos bilang isang bansa na seryoso ang pakikipaglaban sa human trafficking. At may sapat na mga batas at may sapat na mga ahensya ng pamahalaan na tumutugon sa problema ng human trafficking. At for the information para sa kaalaman ng lahat, ang Pilipinas ay nasa Tier 1 tayo for the past 5 years. 5 taon na po tayo nasa Tier 1 and tayo lamang ang kaisa-isang bansa sa Southeast Asia na may ganong status. Kaya that is an accomplishment para sa Pilipinas, ang being Tier 1 status. At ito hindi nangyari dahil lamang sa gobyerno, kundi sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya sa ngayon ng pamahalaan kasama ang ating mga NGO tulad ng International Justice Mission plus OPLE Training Center, no? Kaya yung katanungan, ano yung mga programa? Kasi ang ginagawa nga ng gobyerno, no? Meron tayong programa upang tumugon sa mga pangangailangan ng mga naging biktima ng trafficking tulad ng counseling, no? Tulad ng tinatawag na reintegration. Yan ay kaya nga po chairperson ng Interagency Council Against Trafficking and Department of Social Welfare and Development or DSWD. Sila ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na ang tungkulin ay tumugon sa mga pangangailangan ng trafficking victims para sa reintegration, no? Meron silang mga trained na mga psychologists, no?
upang matulungan, makabalik sa normal na estado ang kaisipan ng mga naging biktima ng trafficking. At DOLE, no, ang Department of Labor naman, ay tumutulong upang bigyan ng mga hanap buhay yung mga naging biktima ng trafficking. Dahil kaya nga nag-ibang bansa eh, kaya nga kumapit sa Patalim dahil wala rin makita rito ng trabaho. No? Pero hindi totoo yun. Dahil nalinlang lang sila. Naniwala sila sa mga pangako na malaking sweldo, ganyan, magandang buhay. Pero marami yung trabaho dito sa ating bansa. Tulad ngayon ng pandemic, no? Maraming bumabalik na OFW. Maraming nakalatag ang ating gobyerno na mga programa upang bigyan ng hanap buhay o negosyo yung mga bumalik na OFW. Marami po pala ang mga ahensya ng gobyerno na determinadong tulungan ang mga biktima ng human trafficking. Ito ay magbibigay ng mga bagong oportunidad para sila ay uling makabangon. Judge, may tanong ko lang, meron po ba kayong statistics ngayon about sa OSEC? Napakagandang pagkakataon ito dahil sapagkat nung kamakailan lang, nung May 20 ng taong ito, ang IJM or International Justice Mission, ang IJM, no, ay naglabas ng isang pag-aaral. Pinag-aralan nila ang estado ng tinatawag na OSEC, Online Sexual Exploitation of Children, sa ating bansa, no? At doon sa pag-aaral na yun, no, pwede po nilang bisitahin ang website ng IJM, International Justice Mission, no? Ang IJM ay International Justice Mission.ph, no? Puntahan niyo yung website at makikita niyo ron yung bago. Sabi nga, mainit pa. Parang pandesal. Mainit pa, pero nung May 20 lang nilabas yan, ang pag-aaral o pagsusuri tungkol sa estado ng online sexual exploitation of children dito sa Pilipinas. At nakakabahala yung pag-aaral na yun. Alam niyo po bakit? Sapagkat ang online, ang internet, no? Maraming ang kabutihan na itutulot yan. Pero meron din the dark side na tinatawag. Meron yung hindi magandang na itutulot ang internet. At ano ito? Ito ang binibigyan ng oportunidad ang mga masasamang masasamang hangarin, no? Tulad ng mga online traffickers. Upang gawing laganap ang online sexual exploitation of children. Ang OSEC po, online sexual exploitation of children, ang pinaka ikang itong uso, itong laganap at itong pinaka mahirap na challenge na hinaharap ng lahat ng bansa sa buong mundo laban sa human trafficking. Dahil yung una, dati-rati, ang trafficking, yung actual eh, yung interaction sa tao eh, face-to-face. No? Pero ngayon, ang estado, online. Virtual na. Online yung sexual exploitation. Naging bold, no? Lumakas ang loob ng mga trafficker sapagkat mahirap hulihin, syempre, ang online sexual exploitation. Dahil internet eh. Diba? Kahit po ang Facebook at kung ano-ano pa mga social media dyan, no? Kahit i-report nyo itong Facebook account na ito, ginagamit sa trafficking, paglalaganap ng mga malalaswa, kalaswaan na sexual video, no? Ang gagawin lang ng gumawa ng Facebook account na yun, i-report nyo nga, iti-take down ng Facebook, alisin ng Facebook, pero pinabukasan,
May susulpot, nakapalit. Yung isang tinanggal, ang kapalit ng stampo. Mm-hmm. Ganun ka talaganap ang problema ng online sexual exploitation of children, no? Mabigat na problema. At tulad ng sinabi ko, no, nakakabahala. Bakit po? Sapagkat doon sa pagsusuri, pag-aaral na sinabi ko sa inyo, na mapupuntahan nyo sa website ng International Justice Mission, nakita nila na in just 3 years, tatlong taon lang, 2014 hanggang 2017, 300% 3 times lumaki ang yung tinatawag na IP, Internet Protocol Address. Alam niyo po, yun, hindi ako masyadong techie. No? Pero yung mga bawat internet account, pero yung tinatawag na IP address. No? Opo, IP. IP at, address. Okay. Yeah. Mm-hmm. In 2014, no, less than 50 out of 10,000 ang IP address na nahuli na involved in sexual trafficking. Mm-hmm. 2014 yon. Less than 50 out of 10,000. Nag-jump yun to 2017, naging 150 over 10,000 IP addresses. Wow. Yan ang ginagamit nilang patayan o ratio eh. No? Mm-hmm. So, ganun kalaki yung pag-increase o paglaganap ng online sexual exploitation. Ano ang edad ng mga nagiging biktima ng human trafficking? Siyempre, katulad na nasabi ko, karamihan ay babae o mga batang babae. Ang median age na nagiging biktima ng human trafficking nito sa online sexual exploitation, 11 years old. 11. Maniniwala po ba kayo na less than 1 year old baby? Baby pa lang, ginagamit na sa kababuyan, kalaswaan, kinukuhanan ng mga litrato, video, at ito'y binibili ng mga banyaga, mga pervert, hindi ko alam kung ano patatawagin sa kanila. Walang kaluluwa. Oo. Ngayon, pera-pera po yan eh. Ang masaklap po dito, ayon sa pag-aaral na yon, no? 48% ng mga traffickers ay sariling kamag-anak. Mga magulang, tiyo, tiya, lolo, lola, sila po ang nagtra-traffic sa kanilang sariling anak or apo or pamangkin. Anong dahilan? Pera-pera. Pera-pera. At ano ang Anong parang how much are we talking about, Judge? Diyan. Ano ang dahilan nila? Mm-hmm. Alam nyo, nakakalungkot. Ako bilang isang lolo at isang magulang, nakakalungkot na isipin na may mga ganun ang pananaw na ating mga kababayan. Alam nyo po ba ang sinasabi nila? Mm-hmm. Hindi naman nagagalaw yung anak ko eh. Wala naman daw nangyayari, hindi naman daw nagagalaw, hindi naman daw nire-rape, hindi naman daw nahihipo. Yun ang dahilan nila. Pero kumikita sila. Meron pong isang bayan sa Cebu. Hindi ko nababanggitin ang pangalan ng bayan. Pero ito yung naging hotspot ng cybercrime. Dahil natutunton naman yan. Ng mga pero teknolohiya ang kailangan upang matuntun kung saan yung exact na lokasyon, kung saan nanggagaling itong mga kalaswaan, kababuyan na video, no? Pero isa na identify na lugar sa Cebu at pre-project yun ng FBI at NBI, police, no? Combined na sila, no? Alam nyo ba naging parang tip doon sa lugar na yon, abay bigla nagtulputan lahat ng ano yung tinatawag na money exchange ba yon?
Western ah, Union, money transfer, Palawan, oh, Palawan Express, etc. Mm. Palawan Express, Western Union, etc. Mm. Kapag sa lugar ninyo biglang nagsulputan yung mga ganyan, mm-hmm, at yung mga kapitbahay nyo biglang nakabili na ng mga kung ano-anong ari-arian, magandang TV, magandang mga appliances, eh wala namang hanap buhay. Eh magtaka na kayo kung paano nangyari yun. Puntahan nyo nga yung sinasabi kong pag-aaral ng IJM. Meron dun actual case, mm-hmm, na ang tawagin nila natin na tago natin ang pangalan niya sa pangalan Vilma. Mm-hmm. Ito yung nakalagay dun sa IJM study. Yung People versus Vilma, actual na kaso yon. Actual na kaso sa Cebu. Yung 2016 na kaso ito, na desisyon na ng 2016, yung Vilma ay nakipag-chat, mm-hmm, sa mga Banyaga, Australiano, German, Amerikano, no? At ang kanyang binenta, kalungkot-lungkot man, ang kanyang binenta ay mga sarili niyang anak. Apat na minor de edad na anak niya ang binibenta niya online. Pinakikita ang mga kalaswaan at kung ano-anong pinagagawa. Na-convict. Na-convict si Vilma. No? So, siyempre, ang penalty niya, qualified trafficking. Opo, dahil, di ba, minor, sariling anak mo pa, qualified trafficking, life imprisonment. Mm-hmm. Di ba? Ganon kaseryoso po itong problemang ito. Kaya, ito eh, pinapaabot ko sa lahat ng ating mga kababayan ng OFW. Mm-hmm. Paalalahanan lahat ng inyong kamag-anak. At kumari, subaybayan. Alam ko mahirap gawin, pero subaybayan. Ano bang ginagawa ng mga anak nyo, ng mga apo nyo? No? Mm-hmm. Dahil sobrang laganap at sobrang lakas ng loob nitong mga online trafficker. Alam nyo pa na kahit nitong pandemic, meron pa rin online trafficking. Dahil internet nga eh. Okay. Internet lang ang gagamitin. Basta may laptop ka, may camera, at meron kang yung paraan upang mag-collecta ng pera. Meron kang Palawan Express o Western Union. Pera-pera. Ngayon tinanong mo, magkano ang average na inaanin yan? Mm-hmm. Halimbawa, sa isang household, ano? Yeah, average ito, ha? Opo. Ang panghikayat nila eh, ano, yung video ng anak mo, kukuha mo ng hupot-tubad, ganyan. Mm-hmm. Eh, biro mo kung pangangakuha ka ng $500 a week. A week? A week. $500 a week. Oh, eh di sa isang buwan eh $2,000. Mm-hmm. Oh, eh yung $2,000 magkano yung sa peso? Di mahigit 100,000. Opo. Ganun kalaga na ang ganun kalala ang problema ng human trafficking. Kaya nga hindi nakakapagtaka na sinabi ko sa inyo kanina, ang trafficking industry ay $150 billion ang estimate na perang umiikot dahil sa human trafficking. Ganun pa seryoso. So judge, talaga nga naman nakakapanghilabot at nakakadurog ng puso ang mga inyong ibinahagi, no? Pero saan po ba pwede magsumbong ang isang ordinaryong mamayanan? If nakakakita siya o nakakaranas siya ng mga ganitong exploitation? Tulad nga ng sinabi ko, ang Interagency Council ay kinabibilangan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. So, ang pinaka chairman niyan, chairperson ay Department of Justice, co-chair ng Department of Social Welfare and Development, no? So kahit saang ahensya niyan, DSWD, DOJ, NBI, police, no? DOLE, Department of Foreign Affairs, pwedeng dumulog ang citizen. Pero higit sa lahat,
ang Action Hotline. Napakadaling tandaan. Action Hotline ng DOJ IACA 1343. Yan po ang tandaan ninyo. 1343. 24/7 po yan, yung hotline ng Interagency Council ng IACAT, ng trafficking, no? Sa DOJ. 1343 ang hotline. Pwede rin kayo pumunta sa Facebook. Merong Facebook page ng IACAT. Paki-like at pakisundan ang Facebook page ng IACAT. At meron din tayong mga NGO na kabalikat tulad ng Blas Ople Training Center. Ito para sa mga problemang labor, no, yung mga forced labor, yung mga pinapasahod ng hindi maganda ng kanilang mga employers abroad. Pwedeng tumulog sa Blas Ople Training Center. Meron din yung Facebook page at website. At sasamantalin ko ang oportunidad nito upang ipaalam sa lahat na sa 30 ng buwang ito, sa July 30 po, ay sineselebra natin, ipinagdiriwang ang tinatawag na World Day Against Trafficking. Sa July 30, World Day Against Trafficking. At sa July 22, no, itong darating na Huwebes pa? Miyerkules. Miyerkules po yan. Opo. Sa July 22, sorry, sa July 22, ay meron din na webinar. Iniimbitahan ko lahat na panoorin ang webinar na ipapalabas ng Department of Justice Office of Cybercrime. Ito ay 9 o'clock ng umaga. No? Punta lang kayo sa Facebook page ng IACAT DOJ. No? May webinar ang Office of Cybercrime upang ipahayag nila ang kung ano yung latest trends ng OSEC at mga problemang hinaharap ng gobyerno at hindi lamang gobyerno kundi ng buong mundo laban sa OSEC or online sexual exploitation of children. Last question, Judge Rocky. Ano po ang inyong mapapayo sa mga magulang at OFW na natutuksong pumasok sa masamang gawain na ito? Ah, para sa ating mga kababayan, no? Yung ating mga OFW naman na nandun na, nasa abroad na, at maganda ang hanap buhay, hari na ba talagang mahusay at maganda yung napasukan nila na employer, no? Pero sa ating mga kababayan, na naghahangad na magtrabaho abroad, no? Huwag po kayong papatol sa mga Facebook. Napakarami po kasing milyones po yung Facebook accounts. Napakaraming advertisement po sa Facebook na gusto mo bang magtrabaho abroad? Gusto mo bang kumita ng ganito kalaking pera? Etc. etc. Huwag po kayong magpapaloko sa mga ganun. Kung gusto niya talaga magtrabaho sa abroad, pumunta ho kayo sa POEA. Tingnan niyo muna yung employer, yung nagre-recruit. Kung lehitimo yung recruitment agency, yung employer, kung talagang ano, legal siya at legitimate. Huwag magpapadala sa mga pangako na magandang trabaho, sagot namin lahat ng gastos niyo. Kalimitan po, panloloko yun, paglilin lang, no? At subaybayan po ang ating mga kamag-anak, mga anak, mga apo, pamangkin na naiwan natin sa bahay sapagkat sila ang biktima, potential, malaki ang danger na maging biktima ng trafficking ang mga kabataan natin. Kung akala natin na walang masamang mangyayari, ang ginagawa lang eh tumingin sa computer maghapon, no? Napakalaking problema ho yan. At kung nasusubaybayan yung mga balita, may mga kabataan ngayon na naging biktima ng online sexual trafficking dahil pinangakuan sila ng laptop. Diba dahil sa estado natin ngayon, sabi ano na lang,
laptop na lang gagamitin sa pag-aaral. Mm-hmm. Eh yung mga ibang ano, kabahayan, walang pambili ng laptop o gadget, ay pumapatuloy yung iba para makabili lang ng gadget, ng laptop. Pumapatuloy sila sa mga alok ng mga masasamang sindikato. Pinagagawa ng kung anong kababuyan, kalaswaan, sexual, immoral na palabas. Yan po ang mga hinaharap natin na danger sa kasalukuyan. Kaya sana po magkaisa tayo upang labanan itong human trafficking, sapagkat ang tao ay human at hindi laruan. Very well said, Judge Rocky. Dapat nga po magtulungan ang buong sambayanang Pilipino para mapuksa ang human trafficking sa ating bansa, katulad ng online sexual exploitation of children na sumisira sa kinabukasan ng ating bayan. Ika nga ng ating pambansang bayani, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya nararapat lang na atin silang pangalagaan. Maraming salamat po ulit sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Mabuhay po kayo, Judge Rocky. God bless you and your family. Maraming salamat din, Gabby. At sana mabigyan pa ako ng ulit ng pagkakataon at oportunidad upang talakayin itong napakaselan na usapin ng human trafficking. Sa totoo lang, kulang isang oras upang talakayin natin at pag-usapan itong problema ng human trafficking. Salamat po sa pamamahagi ng inyong oras at expertise sa Asenso Manggagawa. Salamat din at mabuhay kayo, mabuhay ang Manggagawa at mabuhay ang CFW. Thank you po. Sa ating mundo ay laging may bagong pagsubok. At araw-araw may mga bagong teknolohiya at kagamitan para makatulong masolusyonan ang mga pagsubok na ito. Pero lagi po natin isaisip at isa puso na batay sa ating kasaysayan. Ang tunay na dahilan ng ating tagumpay ay nakadepende sa ating magandang asal at pag-uugali. Katulad ng pagiging masipag, tapat, patas at makabayan. Itong mga kaugalian na ito ang tunay na dahilan ng ating pag-asenso at kailanman ay hindi magbabago. Muli, ako po si Brother Gab ng Asenso Manggagawa. Sama-sama po tayo sa pag-asenso. To be updated on our latest videos and events, please like, share, and subscribe to our YouTube channel.